celebrate ng anniversary, great blessings and promotions ang darating sa atin. Pagkatapos ng anniversary, binigyan ka ng Diyos ng sasakyan. Pagkatapos ng anniversary, kumain ka ng masarap. Pagkatapos ng anniversary, nagpunta ka sa magandang lugar. Pagkatapos ng anniversary, kinaraka sa magandang tahanan. Pagkatapos ng anniversary, kumain ka ng mas malaking salapi. At sinasabi ko sa inyo, tuloy-tuloyan, sa magkatapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At pagkatapos ng anniversary, ay mararanasan natin ang malakas sa pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos ng anniversary, ay mararanasan natin ang great blessings at promotions ng Panginoon. Hallelujah! Taas po natin ang ating dalawang kamay, magpupan ang lagi. God is not a man that he should lie. God is not a man that he should change his mind. Truly I prophesy that our anniversary new car will come. New blessings will come, new promotions will come. I did prophesy, hallelujah. Great blessings and promotions are coming to us. And what is happening to us, what we are receiving right now, is just the tip of the iceberg. Even I tell you, and even I prophesy, more blessings and promotions are coming. More cars are coming. More beautiful houses are coming. Hallelujah. More moving around in different places and different parts of the world are coming. Hallelujah. Believe in the prophets of God. And believe in God. And you shall be established. And you shall be successful. Sinibiyan na rumahanda. Kaya sa lahat ng mga nakakaintindi, nakakaunawag, nakakaalam, at lahat ng nakatanggap na at patuloy pang gusto mong tumanggap, itaas mo ang dalawang kamay mo, patuloy ng kalangita, o rumahanda na ang sinibiyan na sa lahat ng mga pangako ng Panginoon at hindi siya magkakamula. Sa pag-ibig.
Sir Gedling, sigurado may pagpapala ka. Kung ngayon, leader ka, full-time ka, wala ka namang salaping maibibigay. Yung oras, yung trabaho, yung sakripisyo mo, yan ang ibibigay mo at hindi ka nalimutin ng Diyos. Sigurado may pagpapala ka. Dahil diyan masusukatin ng Panginoon, yung prayer and fasting na ginawa mo, yung mga sobrang nilipo mo at binigay mo ng buko na walang bawas na isip mo, yung mga pag-iyak at mga paglugod mo, yung mga prayer meeting na ginagawa, yung pag-aasikaso mo ng mga kanta ng mga instruments, yung mga pag-aasikaso mo ng mga audiovisual ministry, ng social media ministry, yung pag-aasikaso mo ng ministry na wala ka na mga ibinibigay ng million. Alam mo yan dahil full-time ka. Alam mo yan, estudyante ka. Wala kang naibibigay ng million. At alam mo ikaw hindi nagkatrabaho. At wala kang naibibigay. Pero binibigay mo ang oras mo, ang buhay mo, ang talento mo. Hindi ka nilipunin ang tango. Diyan ka harapun, nandiyan ka ho, sigahan ng Diyos. Nandiyan ang pagpapalahin ng Panginoon. At gusto ko sabihin sa inyo, wala yan sa laki ng binibigay ng million halaga. Ang pinag-uusapan, ano ang tawag mo na nilagyan mo? At yan nakabase ang inyong mga pagpapala. You cannot give millions because you are not a business people. You are just a student or you are a full-time worker. But you are giving faithfully your time, your talent to the Lord. You are serving the Lord. You are not wasting time. Then the Lord will bless you according to your sacrifices. For the Bible says, what we sow, we shall reap. Kasi baka isipin mo, wala naman akong binibigay ng millions. In full time naman ako eh. Pero yung pag-aasikaso mo sa children, yung pag-prayer, pag-pamasting mo, yung pag-aasikaso mo sa mga bangko, yung pag-aasir mo, yung pag-hawak mo ng video ng camera ng slide, yung pag-aawak at pagtugtog mo, diyan ka, i-reward na mo. For we cannot outgive God, and God is a rewarder of faith, and as a rewarder, He is a rewarder of our sacrifices to Him. Hallelujah! Sa huling pagkakataon mo, taas mo ang dalamang kamay patungkol ng akin. Every prophecy will be tested. Check every prophecy the Bible says. Huwag mo kagad maniwalaan, but test, check the prophecy. Pero pag ito'y nangyari at ganap, naganap at natupad, at patuloy na natutupad, maniwalaan mo na totoo ang propeta, totoo ang prophecy. Kung after na ayon ka sa akin, nagkasasakyan ka, natupad ang promise ko. Kung after na ayon ka sa akin, kumain ka ng masarap, hindi mo kinakain sa tanang buhay mo, natupad ang promise ko. Kung after na ayon ka sa akin, nag-travel ka sa mga lugar na hindi mo pa pinapuntahan, natupad ang promise ko. Kung after na ayon ka sa akin, pumirma ka sa mas mataas sa posisyon at mas malaking sahod, natupad ang promise ko. At kung after ng alipan sa rin, meron kang naranasang blessing sa promosyon. Blessing sa promosyon sa hindi mo ito naranasang before our anniversary. At natupad after ng anniversary or during the anniversary. Then, the prophecy is true, is accurate. And even I tell you, even I prophesy, what we are experiencing right now is just a tip of the iceberg. Ano ba yung tip of the iceberg? Alam mo yung barkong Titanic ba yun? Bumundol yung sa bundok na nasa ilalim ng dagat. Ang nakita lang nila yung ibabaw lang ng bundok. Pero hindi nila nakita yung ilalim ng bundok, napakalaki noon. Kaya lumubog yung barkong Titanic. Yung sinasabi ko, it is just a tip of the iceberg. Kunti lang yung nakikita mo yun sa ngayon. Kunti lang yung nararanasan mo ngayon.
But the Bible says it, 1 Corinthians 2, 9 and 10, especially 1 Corinthians 2, 9. No eye has seen, no ear, no ear has heard, no mind has conceived. What is in store for us? Kung ano yung naalaan para sa atin. 1 Corinthians 2, 9. Narinig ba nila ang prophecy ni Noah? Opo. Naniwala ba yung iba? Hindi po. Yung iba nga nagalit pa. Ganyan din ang mga prophecy na kami nakakapakinig pero hindi naniniwala, hindi nagagalit pa. Pero the prophecy remains the same. Natupad ang pagdating ng paha at bagyo. At si Noah at ang kanyang buong pamilya ay nakaranas ng pagtupad. At kung ipakinggan mo ito, at kung ikaw ay magiging masunurin sa Diyos, sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe the Lord Jesus Christ at Acts 16:31 and you will be saved as well as your household or as well as your family. Paniwala ka sa kay Jesus Cristo, maliligtas ka pati ang iyong buong sa bahay. At kung ikaw ay magiging masunurin sa Panginoon, and if you will seek first His kingdom and His righteousness, sa ayaw mo sa gusto, ang pamilya mo, ang kanyo, ay mapapahagilan sila. Makakasama sila. Sa ayaw mo sa gusto. Nanginihagis nila Pedro ang lakbang. Hindi nila ito mahila. Pati yung mga hindi naghagis ng lakbang, kasama silang naghilag, kasama silang sa pagpapahayag. Na ano ang indikto po yun dito? Misan marami kang magagandang pangarap sa iyong asawa at ang magulang kapatid, pamilya at ang tan. Hindi mo ilalang nila magkagamitin ang mga para sila pagpalaki. Nang si Jose ay naging masunurin sa Diyos, ang buong lahing Israel ay walang namatay. Bunga ng family o nakagutuman. Ang buong lahi ng Israel, hallelujah, ay kumain ng masarap at masagana at nasa isang lugar na masagana, Goshen or Geshen. Samantala ang mundo ay nakakaranas ng kahirapan, his clan, his tribe, the whole tribe of Israel, to experience great blessings and promotions to the Lord. Kaya kung ipinag-aalala mo ang iyong asawa, anak, magulang, kapatid, isa lang ang manasabi ko. Mahalin mo ang Diyos, paglipuran mo ang Diyos. Dumalakan ang regular, ibigay mo ang ikabunguhan ng lokal para sa gusto mo. Ang mga sacrificial giving niya nasa sobrang bigyan niya. That is our offerings. At higayatin mo ang buong pamilya mo gagawin din ang ginagawa mo. Sa pagkatotoo ang mga pangako ng Panginoon. Totoo ang mga pangarap ng Diyos. Huwag mo nang titignan kung sino yung mga nangangawala, naliligaw at nahihilis na bilantas. Mga nakamahinga at gusto nila maniwala sa kasinungalingan ng kakas. Nakakaawa nga lang sila sapagkat hindi nila pinapaniwalaan ng patutuhan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yung mga masama ay nagpapakasama. Ang mga mabubuti ng pangmamabuti. Ang mga ayaw maniwala, patuloy na hindi naniniwala. Pero ang mga naniniwala, patuloy na nanagalan, naiyaman, patuloy na mamapasok na kalita. Napakaganda, nilista mo yung sinasabi ni Kenny. Kahit na sino magkasasalita ay mas bata sa akin, nakikinig ako at nalilista ako. At napakaganda yung sinabi. Kung binibigay mo yung salapin, magpapalain ka lang yung sa binigay mo yung salapin. Pero ibinigay mo ang oras mo bilang magdagawa ng Panginoon niya ka magpapalain ng Diyos. Sabi ko nga, at ngayon na yun, ako ang pinakamayaman sa kingdom of Jesus Christ. Dahil ako lang nagturo sa inyo para yung mga managmalagalan. Napaka-unfair naman mga nagturo ako yung aming nasa ilalim. It's unfair. Hindi ka naman Diyos. Ano yung binibigay ko?
binigay ko yung panandalaan, pag-aayon na apat na araw ng panandalaan yung pag-aayon. Sampung araw ng panandalaan at pag-aayon, at tatlong araw ng panandalaan at pag-aayon. At mahabang panahon na walang pagkain at walang masumot at walang panalangin. Mga pagtitiin sa init at lamig. Pero hindi niya nakalimutan ang Diyos. Ang sabi ko, hindi nakalimutan ang Diyos. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga alam mo estudyante ka lang, wala ka namang ibibigay ng millions. Even thousands na wala kang maibigay. At alam mo, full time ka, manggagawa ka ng Panginoon. Eh wala ka namang ibibigay ng malaki halaga at malaki salamat. Alam mo naman yun eh. Pero kung ano ang tawag mo, ano ang calling mo, sa oras na ito, lalagyan mo ng malalim. Ipangako mo sa Diyos na lalagyan mo ng malalim yan. Wala ka na aasalin yung oras ang dalagang panahon, tutukuman mo ng malalim yan. Itinalaga ka sa pagkamera, pagbutihin mo yan. Sa video, pagbutihin mo yan. Sa instruments, pagbutihin mo yan. Sa slides, pagbutihin mo yan. Sa pag-aari, sa pagtutog at pagsalang, pagbutihin mo yan. Sabi ko nga sa inyo eh, before Aligarsaray, maraming maiinit na dala. But after ng Aligarsaray, mga mamalaya ay dali. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga alam ko estudyante ka lang. You know you are just a student. You know you are a worker of God. And mas especially the full-time worker of God. Wala ka namang ibibigay ng malaking salamin. You cannot give millions to God. But right now, renew your commitment to the Lord that you will fulfill your calling. Pagbubutihin mo ang pag-aabot ng pagtutok. Pagbubutihin mo ang panatalaan at pag-aayon. Pagbubutihin mo ang pagiging asyan. Ang maintenance ministry, pagturo ng children, pagbubutihin mo, tutukan mo yan. And as you do your job faithfully, the Lord will reward you even more than sa mga nakakapagbigay ng millions. Kasi kaawa-awa naman yung mga kultan at mga estudyante na ang ganit lang ang binibigay, yung mga kultan, wala nga maibigay. Ibig sabihin, hindi pa sila magpapalain ng Diyos. Ang sinusunan ng Panginoon ng ating mga sacrifices. Remember Hebrews 11 verse 6. He is a rewarder of our faith. He rewards those people who earnestly seek Him and believe that He exists. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at tanong, sa lahat po ng mga manggagawa, lalo na sa mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Fellowship sa iba't ibang panig ng Santa Etiga, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mag-review ka ng commitment kayo. Mag-review ka. Sa bagang totoo ang mga pangako ng Panginoon. At ikaw na at kahit na ikaw estudyante, kahit na ikaw yung full-time, may tinatanggap ka eh. Ibigay mo kahit simple lang ang times mo. Kahit piso lang ang passports mo, ibigay mo yan. Kahit ang offering mo 10 pesos lang, if you will give it faithfully, then the Lord will bless you. Pero alam mo, ikaw ay pinagtrabaho ng Diyos, pinagbigosyo ng Diyos, kumita ka lang sa gabi. So ibigay mo nang may katapatan. Ang dapat mong ibigay sa Panginoon, ang sinasabi ko sa iyo, dadami pa yan kung mas marami, mas malaki pa. Alam mo, ano ba ang trabaho ng mga propeta? Ang trabaho ng mga propeta, sabihin sa iyo ang magaganap bago pa ito mangyari. Yun ang trabaho ng mga propeta. Para hindi ka maligaw, hindi ka malinis ng landas. Para alam mo, meron kang direksyon. Kaya kung saan ka pupunta. Ganun yun. So,
sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, yung mga mangyayari magaganap. After na nga nang sabi, ang blessings and promotions, or during the anniversary, blessings and promotions will come. Pero it is just a tip of the iceberg, I tell you. More blessings and promotions are coming. Shall we worship the living God? Oh, Jesus. Oh,